Ang globalisasyon ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga bansa, lipunan at ekonomiya sa buong mundo. Ito ay dulot ng pag-unlad sa teknolohiya, transportasyon, komunikasyon, at pati na ng ekonomiya, politikal, at kultural na mga kadahilanan. May iba't ibang uri ang globalisasyon, kabilang ang economic globalization na nangangahulugan ng patuloy na pagkakabuklod ng mga pandaigdigang merkado para sa mga produkto, serbisyo at salapi. Maaaring magdulot ito ng mas maraming kalakalan at investment, pati na rin ang mas malaking kompetisyon. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng trabaho at kakulangan sa sahod para sa mga manggagawa, pati na rin ang pang-aabuso at pagkasira sa kapeligiran. Ang cultural globalization naman ay nangangahulugan ng pagkalat ng mga ideya, paniniwala at kaugalian sa buong mundo. Maaaring magdulot ito ng mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura at ating pagkakaiba-iba. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng kultural na pagkakakilanlan, pati na rin ang hindi pagkakaintindihan. Ang political globalization naman ay nangangahulugan ng patuloy na pagtutulungan at pagkakaugnay ng mga bansa sa mga isyong pandaigdig tulad ng seguridad, karapatang pangtao, at kapaligiran. Maaaring magdulot ito ng katatagan at kaunlaran, pati na rin ang mga mas epektibong mga tugon sa mga hamon ng daigdig. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng soberanya at demokratikong pangangasiwa, pati na rin ang hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng katarungan. Ang social globalization naman ay nangangahulugan ng patuloy na paggalaw ng mga tao sa buong mundo, tulad ng migration at turismo. Maaaring magdulot ito ng mas malawak na pagkakaunawaan ng iba't ibang kultura, pati na rin ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at edukasyon. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng mas malaking kompetisyon para sa mga trabaho at likasyaman, pati na rin ang mga issue tulad ng racism. Sa kabuuan, ang globalisasyon ay maaaring magdulot ng mga oportunidad at hamon, at ang mga epekto nito ay maaaring magbago depende sa antas ng pag-unlad ng isang bansa at sa mga patakaran o batas na itinatakda ng mga ito.